Welcome back to my channel again and again. So, update lang po sa Kimisis, no? Today is laboratory day niya. So, nag-fasting siya kasi yun yung requirements. Kukuha na po kasi siya ng dugo ngayong araw. And, ayun, hopefully hindi siya over-fasting. Hopefully. Pero, mukha naman. Kasi sabi naman sa amin is 7 to 8. Dapat na sa hospital na kami. So, ayun. Update ko na lang po kayo kasi medyo nagmamadali kami. Gumawa na talaga po ako ng intro. So, ayun. See you guys mamaya sa hospital. Bye-bye! Yon, nandito na nga tayo sa hospital, mga guys. ayun, medyo late tayo ng konti kasi 7 dapat yung laboratory niya. Pero I think abot naman. Pero sana hindi siya overfasting kasi nag-fasting siya, gutom na gutom siya ngayon. Kukuhanan siya ng dugo ngayon. Hindi ko alam kung anong kukunin sa kanya. I think sugar. Sugar ata. And hindi ko alam kung ano pa yung iba. Pero kasi ang last nung nag-inquire kami kung anong gagawin sa laboratory niya is parang tatlong kuha ata ng blood . So hindi ko alam, so mga parang hanggang 9 o'clock siya na hindi pa pwedeng kumain. So mula kagabi hindi pa siya kumakain. Last na kain niya is around 11 p.m. So ayun, 7 o'clock na. So sana hindi siya overfasting. Pero ayun, pasok na kami guys. Balita ako kayo mamaya pagkatapos ng laboratory at kung ano yung naging resulta. Kasi yung resulta makukuha pa namin mga 12. So 9 o'clock kakain muna kami. And then babalik kami rito ng around 1 para ma-check up siya ni Doc. Tsaka sa reading ng results. So yun guys, update ko kayo and hopefully lahat is maging okay. At ayun, basta safe lang sana lahat. Sana lahat, wala kaming adjustment. Mukhang feeling ko okay naman siya kasi hindi naman siya nagko-coffee nut, nagbi-milk tea simula nung nabuntis siya. Bihira. As in, sobrang bihira. Ayun guys. Sige, update ko kayo. Bye-bye! A few moments later. So, guys. Ayun na nga, kakasabi ko lang kanina. Overfasting tayo. Overfasting si Missy. So, dahil late, ang maximum pala is dapat saktong 8 hours na ang pinakasagad. So, malate ka ng konti. Hindi na pwede. So, babalik kami bukas ng umaga. So, para makuhanan siya ng dugo. And 6 to 8 hours. So, within doon lang kami dapat dumating para malaboratory siya. So, pinakasafe is 7 hours para may allowance ka pa na 1 hour. Diba? Kasi 8 hours ang maximum. So, dun kami magbabase. Yun, guys. So, balik. Balik kami. So, balita ako kayo tomorrow. Kung ano oras kami makakarating. Update na lang. So, lesson learned sa amin. Kasi hindi rin namin alam. Kasi ang sabi sa amin last time, is last na kain niya is 11 p.m. Tapos, pwede siyang dumating ng 7 or 8 a.m. Alas 7 pa lang. Dumating kami 7:15. Yung pala ang maximum niya, 7. Before 7, dapat nakuha na siya.
7:15 kami namatay. So late kami ng 15 minutes para sa maximum na 8 hours fasting. Ayun, hindi kami umabot. So guys, tomorrow na lang, balikan ko kayo. Ha? Bye-bye! Hi guys! So ayun, final update. Kasi, syempre, tinawagan namin yung OB niya kanina. To inform lang na, yun nga, nag-overfasting, hindi na tuloy yung laboratory. And sinabi nga namin na pinababalik kami bukas. Kaso ang sabi sa amin wag na daw muna. Wag na muna, wag nang ano kasi may time pa naman kasi hindi naman daw nagmamadali. So sabi ni Doc para hindi na daw ano sa amin para hindi na kami bumalik, 'di ba? May appointment man para tomorrow hindi na mag-adjust. So ayun. So although wala namang appointment tayo. Pero yun sabi ni Doc, isabay na lang daw dun sa ano, dun sa CAS. So baka next week na yon or next week na lang gagawin. Yun lang yung pinaka latest up, yun lang yung mga pinaka latest update na yun nga, in-advise nga kami na kahit hindi na muna ituloy tomorrow, 'di ba? Para makakain na daw siya kasi kung sakali fasting na naman sana siya ngayong araw ulit, ngayong mamayang gabi. So dalawang araw na gutom. So ayun, CAS niya isasabay na lang. So baka next week. So ayun, medyo nakaka-excite na nakakaba kasi sa CAS ata mas detailed eh. Mas detailed mo makikita yung image, 'di ba? Doon nakikita yung kung meron siyang defect, ganun. Pero hopefully sana wala healthy naman si baby, alam naman namin 'yun. And yun, nakaka-excite lang kasi papalapit na ng papalapit. So, naghahanap na rin kami ng mga, pina-finalize na rin namin yung mga bibili na gamit. So, wag yung matagal-tagal pa pero, ayun na. At syempre, mas maganda na yung medyo prepared. So, yun guys, yun lang yung ano, inabol ko lang talaga na may update kayo dun sa advice sa amin ni Doc. Kasi, okay, inintayin nyo yung update video na bumalik kami. So ayun, wala po muna. So hindi ka na cancel po muna yung laboratory niya. And hopefully next week hindi na siya mag-overfasting and may make sure namin na ano na kami. On time kami makakapunta. So guys, ayun, ingat kayo palagi and keep safe and yun nga, dotate, spread love. Bye-bye.